sadyang hindi lang nila natapos. Mm-hmm. I'm thinking maybe Beatrix, Julian? Julian, Beatrix, the Savior. There are so many daming possibilities na open para dito. I think Savior is a safe pick dahil niya hindi mo bibigay kay Clay. Savior definitely is one of those big picks na pwede agad kunin na napaka-effective ni Aqua on that Savior pick. In fact, they could be feeling a little bit ballsy this time around. Pwede silang mag-lock-in ng Beatrix at Savior ng sabay. Pero medyo delikado yon for RSG Philippines. So I'm just expecting one of those heroes to appear in this first phase. Sino nga ba ang pipiliin nila? Looks like they're gonna get the Masha and the Savior instead. So, nakita na natin to, ginagamit to ng Omega. Itong combination na to with the Thunderclap and Dawning Light, talagang patay, pati germs. Sobrang bilis kasi ng damage. Sobrang bilis and ng damage output. Kumbaga yung Thunderclap kasi alam natin na based on maximum health yung damage nun. Tapos yung Dawning Light, napakataas lang talaga ng burst damage niya. To the point na ang matitira na sa'yo kapag kakapiranggot o minsan nga patay ka na agad. Mm-hmm. Ngayon, Omi, this two, pwede nilang agawin na yung Beatrix kung gusto nila dahil nila walang Claude. And they can even go for possible Dairoth? Possible, pwede nilang ibigay muli kay R7 yung Dairoth. Pero open pa rin yung Eve na mukhang gustong-gustong karuin ng RRQ, especially with Clay. Pero yun na nga, sinecure yung Eve kasabayan ng Karina. So sigurado na hindi ito isang Akai jungle. Most likely mapupunta sa kamay ni R7 o mapupunta naman sa kamay ni Vin ang Akai na to. So still an Akai composition for the side of RRQ. But this time around, they have more magic damage. Kulang na lamang sila ng physical damage. Okay, so nakuha na ng RRQ side dito yung Karina at mismo yung pang-counter kay Karina. Pero for RSGPH, wala aming pake. Beatrix pa rin. Beatrix hanggang mamatay. Yan ang motto ni Eman ngayon dito sa series na to. At alam naman natin kung gaano ka-effective si Eman sa pick na yan. Pero this does leave the gold lane a little bit obvious. Walang flex pick sa side ng RC Philippines bukod sa Masha. This Masha most likely will be going to the XP lane. Pero pwede rin namang roam or even jungle. So ito lang yung flex pick na meron ang RSG Philippines sa kanilang first rotation. And they will be taking out that carry, making sure na wala masyadong makaka-counter dito kay Beatrix. Angela, ayaw nila ibigay dahil ayaw na nila yung action na binibigay nitong Savior at ng Angela. Dahil nga ito yung tinatawag natin the global duo. The worldwide duo. Bakit? Eh kasi sa lahat ng aspeto ng mapa, meron silang epekto. Pwedeng sumanib yung Angela, pwede mag-dawning light yung Savior, and it actually is a good synergy kung iisipin mo. It's like kahit saan ka pumunta, siguradong hindi ka makaka-experience ng 1v1 na tunay. Kumbaga may iiwasan ka pang laser, may aapangan ka pang heart guard mula sa Angela. So this is a good ban coming in from RRQ. Pero mukhang sabi ng RSG Philippines, they're gonna build towards Eman this time around. Tatanggalin din nila ang isa sa mga umusbong na counter picks laban dito sa Beatrix by removing that Irithel. You know what? Itong dalawang team na to, they really adjusted their drafting as compared to their previous drafts na ginawa nila dito sa MSC 2022. And you know what? Yung pagpili nila katulad nito, si R7, although alam natin na pwede siyang ilagay sa XP lane, yung Akai, eh madalas talaga pinapagamit nila kay Albert. Ngayon parang may special movement na sila eh. Pagsamahin na natin dalawa. Immediate adjustment mula sa RRQ. Open pa ang Atlas para sa side ng RSG Philippines. In fact, open din ang Kufra if gusto nilang kunin for light. This time around, I do feel like hindi pa nila kukunin ang hero ni Demon Kite since hindi naman na nag-ban ng mga additional junglers at wala nang kukunin na jungler ang side ng RRQ. So, for RGPH, possible Barats. And, teka, may lalabas bang Estes? Tingnan natin. Tingnan natin ha. Hindi ko alam kasi usually, yan yung tinitignan ko eh. Pagka may Barats, merong Estes. At hindi lang Estes. Tandaan natin, bukas din ang Mathilda. Bukas din ang Mathilda. And that would give Masha more mobility na kailangan talaga niya. So this is very exciting coming in from RSG Philippines. Naglabas sila ng kakaibang jungler na hindi pa natin, na matagal na natin hindi nakikita. Ang huling kita ko nito si Wise pa. Ang iniisip ko kasi, ba't sila nag-ban ng carry? So iniisip ko, may bakat sigurong lalabas. Ngayon ang tanong, sino yung pambuo? Sino yung roam?
Let's see kung sino nga ba yung magiging Rome dito. Ruby ang katapat ng kanilang Matilda? Rumor. Let's Oprah? Hindi pa nga to sure na jungler, oh. Demon ka, jungler Barats, dahil may history si Light ng paglalaro ng Barats Rome Post 5 during his days in another team. So meron talagang experience dito si Light sa Barats na to. We are still waiting kung ano nga ba ang tatapos sa composition ng RSG Philippines. But overall, RRQ, this is a well-balanced composition. Maganda ang kanilang team fight. I'm thinking, Lolita! Yeah, at ito na nga, ang composition ng RSG Philippines, great crowd control, massive global presence with the Savior, and overall, napakaganda din ng wave clear. Feeling ko, RSG Philippines, they are gunning early, mid-game to late-game advantage dito. Ay, nakikita naman natin yung mga heroes doon sa kabila, Akai, Karina, talagang madali kainan na dito, as welcome. Pero welcome na natin ngayon ang ating mga casters. We have Santi and OSX para sa game number 2 na itong sharing ito. Mic check. Oh. Oh. GGRSG. Eyes on the prize. GGRSG. Eyes on the prize. Tamang mic check lang. GGRSG. Eyes on the prize. Sige, warm up muna. Baka game 2 na. Game 2. Ganda ng draft. Nakuha nila yung mga picks. This is a new variation for RSGPH. Habang yung side naman ng RRQ Hoshi is kumuha na naman sila. Nung malamang, welcome, will this be a jump? R7 Akai na! Sabi dito ni Albert Prey, hindi ko na kaya gagamitin yung Akai. Ikaw na muna. Kailangan mo na pumunta sa mature roles. Ready na ata siya ngayon sa grand finals. Ready ka na ba, Suharo? Diba? Mature roles. Mature roles. Sabi niya, ready na eh. Okay. Switch muna tayo. Ito ah. Konting warm-up, game number 2. Minamanifest muna natin yung rap. Para dagdagan muna ng konting energy ball. RRQ Hoshi, RRQ Philippines on the first point. Dito, similar picks, similar hero style, similar play style mula sa nag-iisang Blacklist International picks. With this Barats, may mga similarities din sila. Mismo team on kite. Oo, bago to for RSGPH ga. And we were expecting nun sa draft pa, nagpre-predict tayo, Estes ba to, Mahilda ba to, di ba? Pero they went for that Lolita pick para kay Light. Pero you can see here, the potential of Clay again with the Eve. Habang si Vin naman with the winning Ruby against RSGPH noong laban nila sa upper bracket. So ngayon, nakikita natin na ginagamit na ng RQOG yung mga picks kung saan naging effective nung time na natalo na yung RSG. Mukhang binabasa ka nila dito, pero una dito nakuha si Vin. First blood, mukhang gusto atang makakita ng ilaw early game. Masyadong gala itong si Vin. Kanina kasi nauntog, nahilo. Ngayon, sabi niya, okay na ako, nakabangon na ako, napagpahinga na. Pero kailangan, hindi pa pala. Kailangan niya ng gamot. Hindi pa fully recovered. Hindi, kailangan natin ng paracetamol eh. Kailangan muna minom ng gamot. RRQ Hoshi, as of now, sila yung nalulugi sa early game, even though na si Demon Kite yung hindi ganong kabilis na jungler compared to the movement speed na meron si Albert with the Karina. But now, Turtle is up. Una nakapwesto si Demon Kite, maaaring niyang i-pull, pero nandun, kalaban niya si Ven and si Albert. Ang ganda pagpilap ni Beatrix sa lower or sa bottom lane si Eman. Yung nalain na din yung marksman, pero ngayon si Demon Kite ang nakuha, pero hindi si Albert ang nakasigaw dito ng turtle. Ito na nga yung reward ng Filipino na gagamitin niya. Mapapatakas nga ba si Demon Kite, pero hindi. R7 secures that kill. Nabigitan, but Aqua bibitaw ng kanyang dawning light. Hindi lang naging enough mula doon sa damage na kaya niyang ibigay. 2-man down from the side of Forest GPH. So now RRQ Hoshi na ang lumalamang. Medyo na-box out sila doon ni Clay. Mismo sa ultimate, hindi muna doon umamba or lumapit si Demon Kite. Dahil sa early game, medyo kinukulang pa dito ng stacks. Even sa objectives si Demon Kite. So tamang ingat muna objectives. Pero mismo dito sa gold lane, ang matchup mismo ni Eman at ni Skylar. Kanina pa sila mismo nagpo-focus sa trade ng damage, pero nangyayari dito, sinasamahan din mismo ni Light from time to time. Oo, palitan ng bitaw. Hindi natin gaano nakikita si Light doon sa early teamfight sa may bandang Turtle since binibaby niya nga talaga si Eman. While looking at Skylar here, parang sabi niya, kaya ko na to. Hindi ko na kailangan ng tulong mo. Si Ben dito, yung ikot niya, together talaga with Clay. So yung chemistry ng dalawa, parang combo, poke, hatak, panggulo. Yun yung purpose nila in this lineup. Pero from time to time, si Vin din naman sumisilip, pero hindi niya tinutuloy. Silip lang, hindi
all-in na gank, nakakuha tayo ng kill. Madedelikado siya dun. Doon pala pwede siya madihado eh. On to this second turtle, 40 seconds. Ang pwestuhan lagi dito, gold lane. Alam nila pwede dito maging aggressive si Nats or si Eman. But dito natin makita sa laning matchup na hindi mo nila pinapabaya. But on to this match, 30 seconds for this lord. Kailangan natin, kailangan natin huminga. Dahil dito natin may kita ang pool capability, yung zoning capability, kung paano maihiwalay dito ng RQ Philippines ang RQ Hoshi. Oo, kailangan niya talaga mapadisperse eh. Wala pa silang ganong ability since hindi nga sila may hawak ng kalamangan at kaya hindi sila pwede talaga magmatapang. Pero inaabangan lang nila na may makonsume dito yung RRQ Hoshi ng mga spells, yung kanilang mga resources na pwedeng bitawan before na magkaroon ng turtle fight. So we can see here again, Demon Guide ang unang magta-start. Pero laban ka sa gitna, si Aqua ang makukuha, and that is a kill for Albert. Like ito habulin din, and that is a double kill for the baby alien. Pwede silang rumekta sa turtle at mukhang wala nang chansang makaagaw pa ang RCPH. Pero si Eman, tingnan natin kung sa sniper siya, kaso sinilip. Nahirap muna pumasok dito sa side ng RQ Hoshi. There's a lot of control na nangyari dito onto the map. Sa side na, mas nauuna pa dito ang side ni Skylar onto the XP sa side ni Eman at mismo sa Brody. So mismo sa scaling part, hindi muna sila nag-engage dahil kulang pa dito yung stocks na iniipon ni Eman. Ay oo, isa din yun eh, na parang 10 bits pa. Hindi pa nila talaga full force na gamitin nga si Eman dito sa ganong klase ng teamfights. And naunahan talaga sila ng RRQ Hoshi doon. Pero ganito rin OSX yung nangyari kanina sa game 1 eh. Uulitin lang, imi-mirror lang. Intro-intro yung RRQ Hoshi kanina eh. Ganda nga na ginagawa nung kanina dun. Sige, mamaya na yun. Pagdabalik-tagda. Pero ngayon, RSGPH, kayang-kaya pa naman talaga. Sobrang aga. 5-minute mark pa lang tayo. 4-1 ang score. And lumalamang ng bahagya dito in terms of gold ng RRQ Hoshi. Ang ganda ng ikot nila again. Similar to game 1 din, na sila talaga yung nagko-control kung sino yung kukunin nila. Napapareak yung RCPH actually. Nagiging maingat ang RC Philippines. Vin, nabawasan dito. Light, back away. Si Albert, okay, flicker out kay Light. Konting pokes na nangyayari ito for RRQ Hoshi and RC Philippines. 4-on-1. R7, Vision din ang ginagabay niya dito. Natapos ng ating outer energy shields pero wala pa rin switch na nagagaling dito. But onto Eman, pwede siya mag-switch ito sa taas. Pero ang nangyayari kasi dito, pwede na kasi mag-push din sa baba. Knowing na ito, si Brody scaling, pwede din niya dagdagan. O tinan mo si Eman, may BOD na rin. Kaya niyang tapatan eh. It's just that si Skylar, parang alam niya rin, parang nababasa niya yung galaw dito ni Eman. BOD na rin ah. BOD na si Skylar. So nauna pa nga si Eman, di ba, in terms of the gold na makasecure nga nung item na BOD. So medyo lugi siya sa laning. Nakikita natin may kakaunting bawas doon sa tore niya. Pero it seems like RRQ Hoshi again securing the advantage dito sa positioning ng turtle. So sila yung may advantage na naman na kumuha dito. Pero grabe yung dalawang XP laners natin. Si R7, tsaka si Nats, kanya-kanyang cut. Ang ganda eh. Nagbabaya time sila dito for the turtle. Mainly because medyo kulang pa dito resources ng RSG Philippines. To attack and to give timing, kailangan merong items. Kailangan mismo makasuffice sa damage na ipon ni Albert. Naka-2 kills na siya. So dito natin may kita kung paano ito na makontest. Demon Kite onto this one. Kayang-kaya ito masustain. R7 and sinat sa dito rin. Kunat, bawas HP bar. Inahabol niya dito yung backline si Skylar daw. Pero sobrang bilis niya tumakbo because of that sprint. Pero sabi ng RQ Hoshi, wala nang sprint si Nats. Abantay pwede si Light. Pwede natin itong ituloy. Si Light dito out of tower. Pwede lang tumalon at manggulat. Okay. Even Eman is right here. Walang pero R7 dito ang mga i-effect. So hindi na makakuha pa. Pero yung setup dito ni Light, hindi na tatama pa. Makakatras sa mga miyembro ng RQ Hoshi. At makakuha sila ng kill plus the turtle. May ipit si Light sa gitna. At hindi na patatakasin pa. And that is another double kill for Albert. Albert on to the steel, hindi muna nakalapit doon si Demon Kite. May konting hesitation upon setting up this fight. On to Nats, kailangan muna may extra kunat siya dito. So we feel a bit of hesitation para masokap dito ang damage na nakuha ni Albert. 4-0-2, level 11, si Nats, kaya pa! Balik kaya buhay! Balik buhay! Hindi man siya parang pusa na 9 lights, pero kaya niyang ibalik ng ibalik yun. Anli nga eh. Anli nga. Parang rice. Parang rice. Parang beef. Parang pagkatapos ng MSC, masarap pa yan. Alam mo na ako saan pupunta. Libre mo. O tara, sige. Oh, yan, mga shoutout din sa mga nasa watch party natin ngayon sa mga SM Malls sa tamang food trip lang. Oo, tamang food trip habang nanonood pati diyan sa dito mismo sa studio ng ating watch party na kanina pa, Unli Popcorn din. Unli Pop, Unli with the corn. Now, RRQ Hoshi, let's talk about this. 4.6K, si Albert ang pinakamataas na gold.
On to Eman, mabuti yung demon siya nagugulo dito. Pero Tore, nabasag sa taas. Ito na yung switch na nakita natin, Santi. Kinailangan mag-switch ngayon ni Eman para makabawi. But it's good na yung demon siya ginagank dito. Kailangan din mag-ipon ni Beatrix para sa mid-game. Oo, yun yung titingnan natin, OSX eh. Hindi pa siya napapatay dito sa buong game na to. So, ang laki ng factor na yun na hindi nyo nadedelay yung farming niya. And alam ni Eman na siya yung pwedeng kunin. So, just to be safe, early flicker out ang kanyang gagamitin. Okay, speaking of delay and timing, may switch ulit sa mga explains natin sa baba. O damage delta, R7 and si Clay. Medyo umaangat kayo na RQ Hoshi in terms of damage. Now, we are seeing the mindset of RSG Philippines na kailangan mo nila dumipensa. Almost, they need to secure most yung mga dunk areas. Oo. Na pwede silang magulat dito. Pwestuhan na agad. Pwestuhan maayos. Pwestuhan mula kay RSG Philippines na pwede nilang magulat ang RQ Hoshi. On to this, First Lord. Mahilig kasi yung RRQ Hoshi na sila yung aggressor eh, na sila yung bumibisita, sila yung sumisilip. Iba to. So dapat yung RCTH, tama kasi sinabi mo OSX, sila dapat yung nag-aabang. Kailangan nilang mag-react din at maging ready doon sa mga initiation ng RRQ Hoshi. But now, Lord, ang pinupuntariyad ng RRQ Hoshi, kanyang si Light, hindi pa siya makapwesto ng kanyang setup. Okay. Pero nakatago siya, anytime pwede niya bitawan ng Minun Blast. Tatamaan niya, but there goes the flicker! Tatlo ang lang, tamaan mula kay Light! Ito, tumpas si Vic, kasama na si Clay! At magulo mula sila, may ipit ka lang si R7 dito. And Demon Kite ngayon, e magbobokus na sa Lord! Secure! And makukuha ni Eman! Oh, ano, Albert, medyo nagulat ka doon, nakuha ng kill, pero kinalaban tuloy-tuloy lang, RQ Hoshi on to 3, 4 ang pwedeng humarangan dito, pero ngayon, si Nats kinukunat pa rin, Albert, na-stun, o oh, makakalis ka pa dito, pero ngayon si R7, sinusubukong tankihin, back away RRQ Hoshi, de-depensa, pero dun mismo sa trade, panalong-panalong RSG Philippines. Panalong-panalo OSX, dalawa palit sa isa, plus the Lord, now RSG PH is back on track. Okay. Nakuha na nila yung kinakailangan nilang teamfight para mabaliktad ang kalamangan at ang control na meron ng RRQ Hoshi kanina. Akala naman kasi ni Albert, kaya niya dito sa retrihan itong si Demon Kai. Magaling tayo dyan. Oo, maraming retrigads dito eh. Madami. Isa ka ba dun? Hindi oh. Hindi. Ano kay? Ikaw ba? Ikaw ba? Oh, post 5 ako. Ikaw? Post 4 ako, post 4. Ah, post 4. Same time dalawa. Medyo mahirap. Kailangan pa practice yun. Oo, kailangan practice yun. Hindi ka marunong mag-retry. Tamang ano lang. Tamang laro lang. Oo, laro lang. Ito kakalmo. Uyo yung tapong ni Nats. Oh, makunat sa talaga. Uy, kinain! Uy, kinain! Niluwa! Niluwa si Bin! Si Bin! Si Bin! Uy, dito naman! Kamunti ka na si Bin! Makakaligtas siya rin. Repelay siya gagamitin niya. Demon Kite ang makukuha. Masyado silang napa-overstep. Eman! 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 Flicker! Shotgun! Biglang natakot si Skylar! Ingat sa sniper! Oh, Nats. Pinapakunat ngayon. Versi Light. Nakabantay na rin. R7 and Albert. Sinusubukan ko rin si Nats. Apat. Siguraduhin mo kaya mo to. Albert lang. Ano bang buhay? Nakuha na ni Eman! Sino ba pa na isa? Sino ba pa na isang dawning light? Napaalis na ng RQ Hoshi! Nats ay buhay pa rin. Bumabalik lang ng bumabalik. At si Albert ang wala. So trade pa rin iyon. Oh, Bin! Si Bin na nalambot. Bin, ako naman, Bin! Gapang luya sa boy! Gapang luya, boy! Nangihina! Ano ba yan? Itong sinasa... Mahabang game to, Santi! Siguraduhin mo kaya ng tuhod mo yan! Oo, hindi pwede yung ganon. Hindi pwede yung ganon. RSGPH dito. Sanay-sanay sa ganun laruan. Eman, naiibet! Dribble manipulation siya na kanyang gagamitin! Why shotgun siya? Kaso hindi naaabot pa dahil doon sa damage ng RRQ Hoshi. Kamuntikan pa ka dito, mapuntan si Clay. Delikado pa siya doon. Nadikita na sana siya eh. Yun ang part. That's the part na kailangan ingatan ngayon ng RSG Philippines. Medyo bumaba ngayon ang gold na kabawi daan-daan ng Pilipinas. 1.4k gold lead. But let's see the zone out and the reach of RRQ Hoshi. As of this time, nabawasan tayo ng kill or nakakill tayo kay Albert. Gaano ba kahirap ito ngayon? 14, level 14, Karina. Sobrang unat na rin yan eh. And siya yung talagang nakakapag-secure ng early na pwestuhan sa doon sa big objectives katulad ng Lord. But we can see here, Demon Kite, nakuha niya kanina yung crucial take eh. So hindi malabo na ulitin lang nila ng ulitin at sila yung bumawi kagad-agad. In terms of gold, again, RQ Hoshi pa rin nga ang may kalamangan. Pati nga sa mga turrets pushed eh, sila yung nakakapagbigay ng pressure. Pero makikipagtay lang naman sila dito. All four na sa turrets destroyed. Pero again, lamang sa pwestuhan, RCPH, sisilip ang RRQ. It's the map. It's the macro plays na ginagawa ng RSG Philippines. On to the second Lord, pwestuhan mula sa Pilipinas. Kailangan maging ativin. Isang kain lang siya mula kay Demon Kite. Set up pwedeng mangyari pero may zone pa rin na kailangan irespeto ng RSG Philippines. Pinapatunog ng RRQ Hoshi ang second Lord na to. Pero may makunat pa rin. Kumukunat na rin si Nats. Makunat na. Humaharap na nga siya sa mismong
doon okay. sa harap ng RQOC. But now, Lord Fight, makuha ni Albert. Silver manipulation, mga cancel out. Kakalmot na si Nat. Andit inumin blast. Tatamaan si Ben doon sa pinakadulo. Pero mapuputukan lang siya. Dalawa ang tumba. Dalagan! Dalagan ka mo. Siguraduhin nyo kaya nyo tangkihin ang damage dito ngayon. Lima mula sa Pilipinas. Kinuha si Albert. Kasama na si R7. Napaback sa base. At Pilipinas! Dahan-dahan bumabawi sabay marcha ng Lord sa baba. Tatlong miyembro palit sa isang Lord. Yon ang naging trade ng RSG PH. Sobrang bilis lang nila itong dedepensahan. Parang minions lang yan. Parang minions lang yan. Wala naman. Wala yan. Wala naman yung Lord take nyo. Malayo. Malayo sa kyan yan. Malayo din sa puso. Oo, malayo. Kaya yan. Nandaan lang yan. Basic lang. Kaya tunawin yan. Pag-usapan natin ngayon ng kunat. Ang kunat ni Nats, ang kunat ni Demon Kite. Kaya na ba? Kaya na ba tinawa yung gold lead? Hindi na ganoon kalamangan sa RQOC. Konti na lang. Si Emma na, di ba? Speaking of which, si Emma na ngayon. Ang pinakamataas. Pinakamayaman. Pinakapaldo. Oo, pinakapaldo ngayon dito sa game number 2. Uy, si Bid! Si Bid! Kita mo yung damage na yun? Bumuguhit, Bid! Ako ba? Uwe! Kabutigan ka na, kabutigan ka na. Bin, uwi ka na. Bawal ka na may paglaban. Lumabas. Nakakaltokan na naman ang isa sa mga miyembro ng RQOC. Si Bin muna ang bunot for today's video. Nakakita ng tano, dumuwi. Oo. May curfew. May curfew si Bin. Mukhang kinabahan sa sniper doon ni ano eh. Sniper ni Emma. Naglalambot siya, no? Doon sa damage ng RCPH. Andyan yung kunat na sinasabi mo kanina. Di ba kumakain ng balot? Hindi siya kumakain ng balot. Kailangan na i-try. Oo, dapat testing niya. Bisita kayo dito. Pilipinas. Libre namin kayo balo. O sige, kahit Pinoy pa. Oo, di ba? Try natin dito, Emma and Skylar onto the damage. Pumapantay na rin ha. Let's respect this. Skylar onto 41 damage sa pwedeng ibigay side ng RSG Philippines. Ang pwedeng makuha ng magandang damage dito, set up mula kay Clay, release ng ultimate mula kay Brody. Pero meron tayo ditong Nats na pwede siyang atakihin sa likod. Ang deny, ang disengage mula sa ultimate na isang Eve. Yon ang nakakatakot talaga pagdating sa mga team fights. Lalo-lalo na si Clay, ang taas ng mastery niya dito sa hero na to, itong Eve na to. Grabe yung mga latagan niya kanina eh. Kaso nga lang, yung RCPH, unti-unti na nilang nakukuha kung saan madalas pumwesto itong si Clay. Alam mo naman yung mga Pinoy eh, pag matagal mo na nakakalaban, naobserbahan mo, nasasanay ka. Sanay. And alam mo na kung paano sagutin yung mga ganong strategiya. Kailangan lang talaga sagutin niyo kung paano sila nag-scream. Ayun, diba? Sa scrimmages. Sabi nga ni Coach Bonchan sa vlog, na kailangan lang balikan yung mga moments na yun. Sinabihan na silang sikat ingredient eh. Tanggalin lang yung Franco. Oo, wala na. Hindi na nakahawak si Bin. Huwag niyo papahawakin ang Franco yan. Si Franco only. Uy, mukhang may ibat! May ibat! Uy, na-cancel out ni Bin! Yung hampas, sana nagagawin ni Light. So ngayon, mapapa-atras na ang mga miyembro ng RCPH. Si Emma nang napatumba. Si Bin, lumalakas pag inaano mo eh, pag inaasar mo eh. Ah. Pag inaasar, lumalakas eh. Okay. Sige, huwag yasasarin. Huwag muna na yasasarin. Mamaya na. Ang galing mo, Bin. Sobrang lakas mo. Gumalik ka, palakas ka. Oo. Idol na ka na namin, Bin. Pero mamaya ay Bin ulit. Okay. Ito ha, titignan natin. RTO, sinakala. Uy, nabawasan si Bin. Pwede tangkihin ni Nats, kinakalmutin Nats, Toning Light, connect isa. O, ito ha, R7, sinusubukan itangkihin or palisin si Nats Light. Op, may konting pagamba. Nakakancel dito ha, pero ang ganda ng stun na ginagawa ni Aqua. Binabantayan, si Vin kalahati ang buhay, walang pwedeng ma-pull. May isang pag-reverse ng damage, nag-ultimate si R7 free! Hindi na makalapit si Demon Kite upang ma-steal yung Lord. Kaya naman makukuha ito ni Albert ng libre-libre. Kaso nga lang si Nats, itatauhan na si Clay sa may bandang likuran, pero hindi enough yung damage niya upang makakuha ng miyembro mula sa RRQ Hoshi. So now, RRQ Hoshi with the Lord, tapos walang nakuwang trade ng RCPH. Sila ngayon ang defense mode. Efas lang. Hindi kasi, naka-freeze line din naman, may times rito makabawi. At this point in time, di kaya nila tunawin ng Lord. On to this level 15 Beatrix Emon. Check out yung items. Isa na lang kulang. Isa na lang ang kulang. Naka-malepik na din, no? Kayang-kaya niya na may pagsabayan talaga eh. Nag-defensive item si Skylar. Naka-Athena Shield siya. So that is why, hindi ganun kasakit yung mga Dawning Light kahit tumama sa kanya. Kaya kapansin natin si Vin kanina yung napupuruan eh. Kailangan nila ng konting armor eh. Oo, armor pa. Hindi nagkukubot paggabi eh. Oo. Hindi ka nagmumosquito net yung mga yan eh. Oo, wala. Nilalamok. Wala silang kulambo. Wala kayong kulambo. Dito lang sa Pilipinas, kaya kayo protektado. Malalakas mga Pinoy. Ayan o, dedepensa sila. Alam na nila na possible nga na mag-force dito yung RRQ Hoshi ng teamfight. Pero ang bilis nilang mapapatumba. Hindi naabot yung isang minions pa. RRQ Vin, king na natin. Kung aatak nga ba, possible dito yung ayaw mo, Fendi Play.
pero hindi nila tinutuloy. Skylar, makakapag-push dito sa pabibadang ibaba. Magandang pwestuhan kay Light, may immortality na rin. Pwedeng set up Albert, huwag kang magkakamali ng sile. Nakaramdam. Pero maganda dun ha. The more na iniipit ng RSG Philippines or nasa zone out dito ng RTOG, pwede yung backline surprise eh. Nahihirapan sila mismo pag wala yun. So yung teamfight capability nila, humihina pag hiwalay-walay sila. Oo, kaya kailangan sama-sama. And ngayon naman, yung RSG, parang game 1 lang din ulit eh. Inuulit lang. Oo, parang game 1 lang. Sige, ubusin nyo muna yung mga tore namin. Magkakamali kayo. Gagamitin namin yun laban sa inyo. At hindi malabong mangyari yun ulit kasi halos same lang din. Andyan ang savior ni Aqua na sobrang sakit ng mga Dawning Light. It's just that alam ng RRQOC paano pumuesto talaga at paano sagutin to. Pero you can see here na si Clay yung nagiging key player talaga. Again eh, parang game 1 lang din. Yung Eve niya, ang ganda ng pwestuan. Yung slow, ang laking factor nun sa mga teamfights OSX. Kasi hindi magawa ng RCPH yung pinaplano nila just because of a specific hero gamit dito ni Clay. And even yung kinagawa ni Vin na pagka-cancel doon sa mga possible Numinon Blast sana ni Light. Nagiging maingat. This is the mastery of RSG Hoshi onto these heroes na pwedeng maging factor of a comeback. Pero for RSG Philippines, kailangan nilang i-check dito ang pwedeng maging butas onto this 17-second Lord. Demon Hunter Sword onto Skylar. Medyo sumasakit na rin ito for the Brody. Kailangan muna mag-zone out. Pero maganda dito ang pick-off na pwedeng gawin ni Demon Kite. Kailangan lang talaga palayuin ito. Si Skylar mag-unite. Skylar burst down to Clay. Oo, si Clay talaga yung kailangan unahin. Pansin nga natin, si Nat, si Clay talaga yung hinahanap eh. Alam niyang medyo makunat-kunat din si Skylar. Alisin yung nagpapaslow sa kanila. Oo, yung nagpapalagkit ng mga teammates. Oo, kailangan talaga hanapin muna si Clay bago pumalag. Kasi yung real world manipulation niya, kailangan cancel out. Kailangan siyang patrasin. But now, Lord, ang nais kunin ng RRQOC. Makikita, may spotan doon si Light sa may badang ibaba. Favorite spot niya yun pag nag-aabang siya ng Lord fight. RRQBH now. Sila naman yung nasa gitna. Si Ben dito. Mukhang siniset up ng RQOC. Ay, ang offended play sana. Pero hindi niya itutuloy. Alam niya kailangan niya maging patient. Nangamba, kinabahan. Oo. Kinakabahan si Ben, si paring Vin. Uy, si Vin, si Vin na uli. Why the stun? Kinain! Kinain ang Demon Kite! Ito mismo ating laban na hinihintay ngayon for RSG Philippines. At tinayin ngayon sa attack, si Vin. Nangalip ang buhay. Pero ngayon, sinubukan mo ultimate. Boom! Luminon Blast! Ito na! Tatlo! Tatlo na stun! Ito na ang Pilipinas sa attack ngayon. Kailan on to R7. Si Albert, sinubukan mo lumawan. Kaya mo ba? Kaya mo pa ba? Atras! Ngayon, ang RQOC na naman na nalulugi sa mga ganong klaseng team fight. Skylar at Vin, wala sa laban. RSG! RSG! RSG ngayon na magtatangkang kumuha ng Lord. Pero kailangan may umuwi. May minion! May minion! Okay. Dawning Light lang, sapat na! Kaya ni Aqua yan. Kaya ni Aqua. Tamang bantay sa base. Kalmutin mo lang, Nats. Kalmutin mo lang si R7 para hindi na makabalik. Inipit! Nag-ultimate! Na-cancel out yung Numinon Blast. Pero mga habol lang mga miyembro ng RSG. Ngayon, may Dawning Light na bibitawan. Makaka-trust ang mga miyembro ng RQOC. Pero 21-minute mark na tayo, OSX. Sobrang tagal na ng mga Death Timers. Si Skylar at si Vin. Kanina pa tayo nagkakas. Ngayon pa lang sila mabubuhay. Ano ba yan? Balikan nga natin yung replay kung saan kayo nagkamali. Ang gulat ni Light. Dito pa lang nakita na nataranta mismo ang Indonesia sa mismong kaharap nilang kalaban ng Pilipinas. Kung gulatan lang naman, magaling kami sa mga prank! Ito mga prank talaga, malalakas ang Pinoy dyan. Hindi ganun. Yung mga bag nyo ha, bantayan yung mga bag nyo, casters. Yan, ito pala, lahat pala, lahat ng nandito ngayon sa studio, sa watch party, bantayan nyo yung mga bag nyo, baka pabaunan kayo ng ating mga kasamang casters. Baka may kape na kayo pag-uwi nyo. Baka may popcorn kayo, may kape kayo dyan. Gusto namin, busog kayo palagi. Yung isa dyan, may ketchup. Oh, ito, may ketchup. 60 sa bag. Pero ngayon, RSG! Pilipinas, mabakas na sa torre sa taas. Okay, bantay muna for RRQ, Hoshi. Bakas nag-isa. Okay, good. Good trade. Sobrang linis ngayon at disiplinado ng RSG. Ayaw nila munang mag-overextend kahit na sila na yung may control sa mapa. Ngayon, mapapasobra si R7, pero alam niya may heavy spin siya at makakataka siya if ever man na itry siyang hulihin na RSGPH. But now, sobrang patient lang din ang dalawang teams. Mag-aabang sila for the next spawn of the Lord, not unless may magmatapang at pumalag.
Ito yung mga moments natin sa gabi kung nagdadalong isa, bibili ka ng ano sa tindahan. Oo. Yung mga may nag-aabang na aso. Oo. Lalabas pa ba ako? Hindi, itulog ko na lang ito. Itulog ko na lang. Kasi kung lalabas ka dito, pwede ka kainin. May dinosaur. May dinosaur, oh. Dilaw na dinosaur. Lang yan, no? Oh. Dilaw na dinosaur dito, nasa harapan. Punat na rin ni Demon Kite. May immortality na rin yan. Kalaban niya, Kung Fu Panda. Ay, oh. Naku. Panda, laban sa dinosaur, oh. Jurassic versus Kung Fu Panda. Kung Fu Panda. Tama-tama. Para mong hinalintulad yung Jurassic sa Kung Fu Panda. Paano na naman mananalo si Po doon? Wala. Kakainin lang. Ganun lang kadali yun. Kaya nga na-extinct yung mga yun. Dito lang yung nabubuhay sa Emily. Delikado ang RRQ Hoshimen kung ganun. Isipin mo, dinosaur sa... Naku naman. 30 seconds bago mag-spawn ang Lord. Una na naman sa pwesto ang RSGPH. Tingnan natin kung matapang ang RRQ Hoshi, kung kukontest sila. Pero wala pang death si R7. I-comment natin yan, galing. Oo, comment natin. Oh, R8 ka na. Sige, R8. R8. Uy, sakto. Oh. Yung KDA niya, pag inad mo yung assist shackle, 8 talaga. Oh, R8. 8. 8. 8 gahaba. Si 8, idol ko yun. Idol ko yun. Yun yung nagbibigay ng mga blessings. Oo naman. Ngayon, mag-suspon na talaga yung Lord. Wala nang biruan to. Papasok na, possible crucial, yung set ni Light dahil nakaabang siya sa magandang pwesto. Alam niya yung entry point ng RRQ Hoshi if magtatangka sila na kumontest sa Lord. Okay, so, ma'am, kailangan nyo na munang mag-abang. Mag-abang, lalapit ba ang RRQ Hoshi? RSG Philippines, magandang pwestuhan. Pero ngayon na pwede lang makapag-hook or makapagbigay ng setup si Vin at si Clay. Demon Kite, pinapatunog ang ating Lumius Lord. RRQ Hoshi, kinakabahan. Nag-aamba, hindi muna lumalapit. Hindi muna lumalapit, Demon Kite, sinisimulan ang pag-damage dito sa... Uy! Lord! Backline entrance mula Inat! Sinat dito! Si Clay, tatakbo na naman yung real world manipulation na nais nila palayuin. E napalayo na, tingnan natin kung aabot pa nga ba. Pero medyo malayo-layo talaga. Andon ang Ray Gun coming in from Aqua. Lord dito, kinukuha pa rin labang si Nat. Focus lang sa goal. Si Clay lang talaga yung hahabulin. At dito na si R7. Nanakot siya na lang. Nakakuha ni Demon Kite! Pagalingan lang pala. Ano ba? And that is Clay. Clay is down. RSG Philippines. Kaya na pwede nang babasin. Pwede nang mataas sa base. RSG! Dominant Blood! Na-stop! Sinamahan na mismo kato! Uwian na naman sila! RRQ Hoshi! Kinakabahan na! Dalawa na lang natitira! Si Vince akong tatakot na! Habang si Albert uuwi na! Uuwi na yan! Uuwi na yan! Uuwi na yan! Ito! Nisha! At eto na nga ang lakas ng Pilipinas. Sige, hilahin mo kami. Subukan mo, kaya mo, hilahin mo kami. Dahil si Albert na ngayon mo'y laban sa tatlo. Oo! Pilipinas! Nakadalawa na tayo! Woo! RRQ, sabi ko sa inyo, magsulat-sulat na! Intronesia! Wait lang. Hindi pa, mamaya na yan. Okay. Mamaya na yan. Para lang to dito. Para lang to dito. Okay, nga muna tayo, Santi. Nga muna tayo.